Magandang buhay mga ka-adventurous. Papakita ko po sa inyo kung paano kaming mga kasambahay o katulong dito sa bahay ay nagpiprepare para sa Chinese New Year. Una po ay ang paglilinis. Marami siyang mga butas-butas na nasusuutan ng mga alitabok. Kaya yan, hanggang taas po yan. Yan. Una, siyempre, kapos ko sinakit. Pagkasahanin. Tapos, ang gamit ng chapstick na to ay pagkusok doon sa mga butas para siya nalinisan. Kaysa doon sa mabagal ko kasi pagkusok mo kanyan, tapos ganyan-ganyan yan. Mabagal. Kaya, kapamaraanan na, kung meron kayong mga ganitong klase, ano, gamit ka ng chapstick, tusok nyo yung bimpo nyo dyan, o basahan nyo dyan, ganyan-ganyan nyo lang, tusok-tusokin nyo. Okay na yan. Malilinisan na siya. At mas mabilis na proseso. Hindi ka magtataga dito sa, ano na to, cabinet na yan na to. Sa mga katulad kong, ano, hindi mo naman ito wino-worship, hindi isipin mo na lang ito ay cabinet na iyong nililinisan. Trabaho lang, walang personalan. O, di ko ba mas madali? Ayun lang. Kasimple at kaisi. Kususin mo na lang ulit. Hindi mo nag-ilid. Hindi rin kususin ang loob. Ganun na yan. At kaysa pa, hindi naman stricto silang sa paglilinis ko yan. Alisin ko lang yung mga alikabok sa mga sulok-sulok. Misan nga, ginagamitan ko ito ng vacuum para ma-vacuum yung mga abo na nagsisindi sila ng mga kandila nila dito, yung joystick kung tawagin na puro abo kaya kailangan po umulisin. Sige po, punta tayo sa ibang parte. At ito po ay isa ding tips para maabot natin yung sulok-sulok at hindi masakit sa braso. Yan, hindi lamang siya gamit sa pangsampay, kung hindi gamit din siya sa doon. Ibalot lang natin ang ating basahan. Para yung mga sulok-sulok na yan eh, maabot natin. O, di ba very easy? Kasi, nakakapagalangalin kong i-forward ang television, baka yan ay magkamali tayo. Magkamali ako, nako, para kayong kabayanan ko pala. Yan, sundot-sundot na lang tayo. Adventurous. Kita ko yung aking mga sundot-sundot. Kung nakikita lang ba?
Buhay, buhay. Yan po ang precaution ng Chinese New Year. Ginagamitan ko po siya ng sip para matanggal yung stubborn dirt. Ito, nababad na po na ito ng sip. Tsaka nabrush ko na din, kaya medyo malinaw-linaw na siya. Bandaw na lang ang kulang. Magic solution, ipinakita ko sa iyo kung gaano kadumi ang aming bintana. At ito po ay gumawa na lang ako ng aking
pang glass cleanser. Ito po ay dishwashing liquid at dilagyan ko lang po siya ng tubig. Kaya tayo na pong mag-umpisa ang paglilinis ng pintana, parte pa rin ng pag-prepare sa Chinese New Year. Kasi nga, kailangan malinis ang kanilang bahay. Nagamitan ko rin po siya ng tuyong basahan para wala yung kanyang mawala ang kanyang marka. Pasalamat na lang po ako dahil ang bintana namin ay maliliit, kayang-kayang abutin. Yan na po siya. Maliwanag na. Malinaw na. Yan na po yung aming bintana. See? Kung gaano siya kalinaw ngayon. Makikita nyo pa hanggang doon sa baba.